guys! Welcome again sa aking YouTube channel. Ngayon po ang isi-share ko po sa inyo ay isang pagkain po siya, dessert po siya na maituturing. At isa siyang crepe. So, di ba? Kung sawa na po kayo sa mga cakes, yung mga ganun, this time po, pwede nyo pong itry yung mga, kakaiba naman po, yung crepe naman po, na which is parang, nagiging in na siya ngayon. So, parang substitute na siya ng cakes. Yung mga ganun yung mga cookies. So, magsisimula na tayo at hindi na natin ito papatagalin. Bale, yung crepe po na ipapakita ko po sa inyo ay from Paper Moon Cafe po siya. Meron silang mga restaurant. Kung gusto nyo kumain ng mga may rice meal and then meron din naman po silang yung mga pastries, mga hot and cold beverages. So, ngayon ang ipapakita ko po sa inyo ay crepe. So, apat na dessert or top, apat na flavor ng crepe yung ipapakita ko po sa inyo. So, sisimulan na natin. Hindi na natin ito papatagalin. At gusto ko lang tikman. So, eto po yung una. Eto po ay Ubi Mile Crepe. So, ayan po siya. Yung ganitong slice po, 225 po ito. Yung ganitong slice po ay 225. Kung bibili po kayo ng yung whole po, yung buo na po, 2,000 po siya. And then, kapag yung medium size naman po, nasa 889 pesos po siya. And then, pangalawa naman po. Yung pangalawa naman po ay, eto po yung mango. Ito po ay Mango Mile Crepe. So, ayan. Na-deform na po siya. Ayan. Same price po siya. 225 per slice. And the third one is ito po yung original Mile Crepe po nila. Ito po yung original Mile Crepe. Masasarap. And then the last one is the, and then ito po yung last po na flavor naman po ng crepe. Blueberry Cheesecake Crepe Mile, Blueberry Cheesecake Mile Crepe. So, ayan po. Same din po yung ganitong slice. 225 din po siya. So, ngayon po, titikman natin siya isa-isa kung alin po sa apat na Mile Crepe ang masarap. Though, mukha naman silang masasarap. Pero, syempre, diba, kailangan natin bigyan ng justice to since, diba, ganitong slice, 225, may kamahalan siya. For me, mahal siya. Kasi, diba, ordinary yung tao lang naman tayo. Pero since, diba, kailangan natin, tikman, i-rate natin siya from 1 to 10. At kung arin din sa apat na to, ang masarap. Gustong-gusto ko na po itong tikman kanina pa. So, ngayon, sisimulan na natin. Ito yung ube. Ito po yung ube. Masarap po itong kainin kapag nakalagay sa rep. Okay, masarap. Hindi siya matamis. Malalasaan mo yung pagka-ubi niya. And then, ito naman po yung mango crepe. Ito po yung Mango Mile Crepe. Nandun din po, nalalasahan mo rin ang kanyang mango flavor. Ito yung original. Dito ako naiin. Okay. Ito po yung original Mile Crepe nila.
hindi sila matatamis. And then the last, one naman po ay itong blueberry Minecraft. So, ayan na. Sarap. So, tapos na nating tikman yung apat na crab ng Paper Moon. So, ngayon naman, i-rate ko siya from 1 to 10. So, yung, bali dun sa apat po na crab, i-rate po natin, i-rate ko po siya from 1 to 10. Kung alin po sa apat na yun yung masarap, worth it na price for 225 per slice. So, itong Ubi Mile Crab po, masarap siya, hindi siya matamis. Matamis. Sakto lang po yung lasa niya. Hindi siya nakakaumay. Malalasahan mo din yung ubi. Oo. Yung flavor na ubi niya, malalasahan mo din siya. Malalasahan mo. And then, yung pangalawa naman po ay yung eto pong mango crab. Mango mile crab po nila. Nandun yung lasa ng mangga. Malalasahan mo talaga yung lasa ng mangga. Alam mo yung manamis-namis na maasim-asim. Masarap siya lalo na kapag, alam mo yung i-chill mo muna siya, yung malamig. Then, papalamigin mo muna siya, saka mo siya kakainin. So, yung pangatlo naman po ay yung original mile crab nila. Ito po yung original mile crab nila. Ayan. Walang something special dito kasi na original. Masarap din naman siya. Pero hindi siya ganun kasarap, 'di ba? Alam mo yung parang ordinary lang. Which is okay lang naman kasi, 'di ba? Original, ito yung original crab nila. And then the last one, ito pong blueberry mile crab nila. Ito talaga ito yung masasabi kong worth it bilhin. At alam mong babalikan mo talaga. Kasi ang sarap niya. Alam mo, lasang-lasa mo talaga yung pagka-blueberry niya. Nandun, sumasakto talaga siya. So, sa apat po na crab, ang bibigyan ko po ng, hindi naman mababa. So, mag-start po ako sa mababa. So, ito po yung original. Ito po yung original Minecraft nila. Ito po, bibigyan ko po siya ng rate na 6. Opo, 6. Kasi, for 225, diba? May mas mabibili ka pa dito na worth it talaga. Doon ay intindihan ko naman kasi original Minecraft siya. Wala talagang added na baga na flavor, pero sana, 'di ba? Maging worth it naman sana yung 225 sa ganitong slice na crab nila. And then yung pangalawa ko naman po ay second to the lowest po, yung Ubi Mile crab nila. So ito bibigyan ko po to ng, kung yung una po 6, ito naman po ay 7.5. Diba? Bakit may butal? Eh, ganun talaga eh. Diba? Hindi. 7.5 yung rate ko dito kasi. Dumasarap siya. Oo, nandun na yung lasa. Hindi lang siguro ako pa ng mga ubi flavor. Siguro kaya ganun. And then, yung magpangatlo, ayan. Yung mango mile crab naman po. Yung rate na po na ibibigay ko po sa kanya ay 8. Yes, 8 po yung ibibigay ko dyan. Kasi, hindi na siya ganun kalamig, pero masarap pa rin siyang kainin.
how much more pa kaya kapag nilagay ko pa siya na sa ref for at least siguro mga 1 hour or 2 hours, di ba? Siguro mas lalong masarap siyang kainin. Ano yung malamig-lamig, di ba? Na magme-melt pa yung mango sa tang mo. And then last po yung bet na bet ko po talaga. Alam mo yung sa itsura pa lang, and then habang tinikmang ko na siya, alam mo yung hindi ka magsisisi. Worth it yung 225 na ganitong slice. At pwede mo talaga siyang balik-balikan. Kasi nga, masarap siya. Hindi siya nakakaumay. Alam mo yung wala kang, alam mo yung berry na nag-stick talaga sa tang mo. Na malalasaan mo pa rin kahit na nalunok mo na. So, nandun pa rin talaga siya. So, eto yung bibigyan ko ng 10 out of 4 na flavor ng paper moon na crepe. Hindi lang naman po ito, hindi lang po 4 flavor ang meron ng paper moon na crepe. Meron pa silang tiramisu, I think nasa 8 po ata. Lahat-lahat yung flavor po ng crepe na meron po ang paper moon. So, pwede nyo naman pong i-check po sa website po nila, www.papermoon.com.ph. Nandun po yung lahat ng mga flavor po ng mga crepe nila. Then, makikita nyo din po yung mga cakes nila. And then, yung mga hot and cold beverages nila. Marami po silang mga branch. Meron sila sa SM North, sa Trinoma, and then sa Glorieta. Meron din sila sa Eastwood. Meron sila sa UP Town. Meron sila sa Robinson Place, Manila. Sa Promenade Green Hill, sa Shangri-La Plaza, meron din po sila. Meron din sila sa Robinson Magnolia, and then Ayala Malls, Vertis North, and then SM North EDSA, SM Clark. So, ayun po. Sinulat ko po talaga yung mga branch na meron sila. So, kung nagustuhan niyo po ang aking review about sa crepe ng Paper Moon, you can visit their website at www.papermoon.com.ph. And then, pwede niyo pong, nandun din po yung mga list ng mga branches nila if ever po na gusto niyo pong itry yung mga crepe nila, yung mga cakes nila. And then yung hot and cold beverage nila. Meron din silang mga resto. Meron silang restaurant. Ay, yes, meron sila kasi. Kung gusto nyo kumain ng mga pasta, yung mga ganon, mga sandwiches. And then meron din silang mga meals, yung mga ganon. You check their website na lang po. So, ayun po. Pinili ko lang po yung mga hindi gaanong matatamis. And then yung alam mo talagang malalasahan mo po talaga. So, kaya yung 4 lang po talaga yung pinili ko. And then, kasi diba, yung 1,000 naman kasi enough na siya for, baga, sakto na din naman na siya for gift check na worth 1,000. So, hanggang dito na lang po. See you again on my next one. And, sana mag-subscribe po kayo. And, don't forget po na mag-comment na lang po kayo if ever po may gusto po kayong ipagawa sa akin or gusto nyo pong, itry ko po ng mga skincare product or anything po basta po kaya at pasok po sa budget ko, why not, di ba po? So hanggang dito na lang po ulit, thank you for watching, bye.